So good morning guys, and what's up madlang people and mga karabit. So today I'm going to show you lang a little bit about update sa rabbitry natin. So makikita nyo guys, ito si Chestnut. Malapit na siya mag-labor. So nasa nest box na siya. So ngayon is 26 October 26 27 due date niya. So ayan na si Chestnut. Hindi ka na makita pero nasa nest box na siya. Malapit na siya mag labor. So additionally ano siya, yung sire niya is yung bumara ko sa kanya is upgraded chinchilla. Ito medyo madilim ngayon guys eh. Kasi kuan maulan. May bagyo dito sa atin sa Bataan. Signal number 1. So ingat mga karabit and always double check nyo rin yung ano nyo, rabbitry kasi baka magkaroon ng immortality or casualty sa rabbit nyo kasi nga maulan. Lagi nyong i-monitor guys yung mga naglulungkuyin or nanghihinang rabbit. Lagi nyong i-monitor para mabigyan agad ng first aid or makapag-take ng vitamins. Ito sa naman si mother daw, ang due date niya is November 17, so nest box will be on November 15 or below. Yung start date niya is this past October 18. So pinaka-stand din natin siya kay upgraded chinchilla kay Playboy. So magiging anak na niyan is mga upgraded na, consider upgraded. And ito nga dito sa isang kulungan medyo madilim eh. So yung nasa labas ng ano natin, ipapakita natin before tayo mag-move sa main topic natin. So ito na guys, dito yung ano natin, ang tag dito, nursery cage. Makikita nyo dyan, dito yung nursery cage natin. Hinubalay natin tong mga to kasi medyo nakita ko is medyo nanghihina sila. So sineparate natin para makakain ng sapat tsaka para makapag-take ng vitamins. Binigyan na natin yan ng dextrose powder. So ito yung nursery cage natin. So medyo okay na sila. Nung nakaraan, ito is medyo basa yung ano nila, yung lower parts. Kasi nga maulan and hindi ka agad-agad natutuyo. Then medyo lumambot yung dumi niya. And ito din guys, itong isa na to, yan. Talagang medyo nasa 50-50 na yan nung nakaraan. Pero ngayon is ano na siya, masigla na siya. Pero ngayon hindi pa rin natutuyo yung ano niya. Medyo tuyo na. Yung lower parts niya, yung pinakasabuntot niya. Kahit na nililinis niya yung sarili niya, kuwan pa din. Madumi pa rin. So ito, yung apat na kits natin. Yung itim dyan, itong itim upgraded dyan. Tapos ito is New Zealand lang. So, mga linyado niya nung ni Mother Doe. Yan yung mga first batch kong paanak dito. Plus ito, si Marikit. Ang lalaki na nung ano niya. So magwa 1 month siya sa kailan? I think 7 ng November magwa 1 month siya. Ano na 27. So 27 magwa 1 month na sila. So ito yung first produce ko ng Rubio White New Zealand. Apat 'yan. So yan yung mga unang produce natin ng Rubio dito sa ating rabbitry farm. And si Golden Tip, ito upgraded chinchilla siya, si Golden Tip. So pinakastahan natin siya dun sa ano natin, Rubio White na New Zealand back. So consider as upgraded na rin yan kasi ito naman yung ano natin. Ayun, ang pinakauna pala nating produce na Rubio White New Zealand, ito. Ba't ayaw niya mag-focus man. Ayan, ito yung pinakaunang batch natin ng Rubio White New Zealand. And ito galing yan kay Chestnut, itong 4 kits na to. Pero malalaki na sila, 2 months na sila, I think 10 weeks na sila. So almost 1 kilo na.
pan sila breed ng local New Zealand, hindi pa sila upgraded. So isa yung ano rito, pang ano natin, pang meat type kasi buck siya. Yung tatlo is iwan natin for ating future breeder. Kasi yung tatlo dito is doe. Yung kagandahan dito sa linyada nung nasa ating ano, rabbit farm is yung kung mag-anak yung mga doe natin is more on doe yung pinoproduce nilang kids. Kaya minintain ko yung ano dito, yung linyada nila, and hindi ko talaga muna pinagbenta yung mga babae. And titingnan pa rin natin. So kahit ano siya, kahit nung una kasi apat lang ano niya. Ito yung mga first batch na anak ni Mother Doe. Ay, ito pala, yung nanay pala niya is yung first batch na anak ni Mother Doe. So nakapag-produce din yung anak ni Mother Doe ng maraming babae. Plus dito rin sa 6 kids na anak ni Marikit. Ay hindi, ito pala kay Mother Doe nung nakaraang nanganak siya is marami rin yung babae. Then hopefully dito kay Marikit marami rin yung babae. Hindi ko pa na-check yung gender. Baka next ano na kasi medyo maulan eh, baka mas stress pa lalo. Hindi ko pa naman pati win. So sana mas marami yung babae dito, at least meron dalawa or sabihin natin lahat na sana. And proceed tayo sa main topic natin, mga ka-farming. And ito, paano nga ba nakapag-survive yung ano natin, rabbitry natin ngayong panahon ng tag-ulan? Kasi kung makikita nyo is bumabaha ngayon. So ayan, nakita nyo mga ka-farming is baha, malaking tubig. Pero pwede naman makapunta dun sa kabila. Ang source ko ng ano rito, ng forage ko, source ng forage ng ating mga rabbit is andun sa kabila. So ngayong tag-ulan, minimum lang na makapunta ako sa kabilang ilog kasi nga gawa nitong baha. Makikita nyo dun yung daanan is talagang kinain na ng tubig ng ilog. So hirap makapunta sa kabilang ilog. So medyo maliit na yan ha, kasi nung mga nakaraan is umaabot dito sa may ayan, sa may dike natin. Makita nyo, so halos almost 1 week na ganito yung ano natin, situation. So paano nga ba nakapag-survive mga ating rabbitry? Tsaka ipipinpoint ko pa rin mga ka-farming, mahalaga talaga na magkaroon kayo ng area na mapagkukuhanan ng ano, ng mga forages, pagkain ng rabbit. Kasi nga sa mga situation na ganito, ay tulog ng tulog. Ito na, lagi nang tulog ng tulog siya, ano, si Golden Tip. Ay, buntis na rin yan eh. Okay, back to the topic. So pinipinpoint ko nga sa inyo mga ka-farming, and ina-advise ko na before kayo mag-start ng rabbitry, make sure na meron kayong area na mapagkukuhanan ng forages or mga damo, just in case na ganitong tag-ulan is madali kayong meron kayong agad-agarang makukuhang pagkain para sa inyong mga rabbit. Kasi napakahirap pagkatag-ulan mga ka-farming. Sa ngayon, meron akong pellet, kaya lang talagang nililimitahin ko yung pag-ano ng pellet. Talagang pang-support ko lang siya. At least kailangan ko talagang pakainin ng mga damo yung rabbit natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nag-survive yung ating rabbitry within 1 week na to. Kasi nga yung bagyo is, at saka itong dire-diretsong ulan is almost 1 week na. Ang ginagawa ko rito, kasi nga hindi ako makapunta sa kabilang ilog kasi nga baha, malaki yung tubig. Ang nagpa-survive sa akin dito is itong kuha natin, kawayan. And itong puno, itong ano, halaman ng saging. Saglit. Ayan. Plus itong mangga natin. Hindi ko pa pwedeng at saka ito pala, itong moringa natin. Plus itong bayabas.
meron tayong tanim na napier doon, super napier, hindi pa natin hinaharvest. Tsaka yung mga ano, ang tawag dito, yung mga Madre de Agua, ayan, Madre de Agua, medyo maliit pa siya. So hindi pa siya talagang ideal na for harvesting ng mga dahon. Baka mamatay pa lalo. So, yun yung mga nagpa-survive sa akin dito sa Rabbitry. And makikita nyo, so daily iba-iba yung putahing hinaano natin sa ano. Daily iba-ibang putahe yung kinuha natin sa mga rabbit natin. So today is itong bamboo. So ayan, bamboo leaves ang iano natin today. Pero nabigyan na natin kanina ng pagkain kaninang umaga. Early morning. Medyo maaga pa naman ngayon, mga 9 a.m. pa lang ngayon eh. Pero ito preparation natin for this afternoon. And imimix natin siya ng dahon ng mangga para naman hindi puro ano. So yan yung kahalagahan, mga ka-farming, na meron kang mapagkukuhanan ng forage na pakain sa ating mga rabbit. And yan din yung kahalagahan na importansya ng ano, ng kawayan tsaka mga mangga, mga ka-farming. Pwede nyo siyang ibigay sa kanila as your pakain. Pero syempre ingatan nyo lang yung ano. Ingatan nyo yung pagbibigay sa kanila ng pagkain, hugasan nyo mabuti yung ano, yung damo or yung dahon. Tapos patuyuin nyo. Make sure na medyo naka-air dry siya, mga farming, kasi tag-ulan ngayon. High chance na magkaroon ng lumambot yung dumi nila. So just preventive step. I-air dry nyo na siya. Huwag nyo agad-agarang ipapakain. Lalo na sa mga kids, sa mga maliit pang ano. Yung mga malalaki, pwede na lang kasi medyo malakas na yung resistensya nila at saka yung resistensya ng sikmura nila. So, medyo low risk sila sa paglambot ng dumi. Pero, pero meron pa rin risk. Kaya mas maganda na rin. I-air dry nyo yung mga papakain nyo ngayong panahon ng tag-ulan. So, ayun mga ka-farming, ito yung tulong sa atin ng ano, ng puno ng kawayan. Ito yung naging ano natin, naging pakain natin sa kanila. So ito yung ina-alternate nating pagbibigay na pakain sa mga rabbit natin this past 1 week. Kasi nga hindi tayo makapunta dahil baha ang ilog. Natatakot tayo, baka madala din tayo ng ano. Baka madala din tayo ng tawag dito ng baha. Ang inaalala ko, baka makapunta ako sa kabila tapos biglang lumaki yung tubig kasi nga gawa nung galing sa bundok. Eh pagbalik ko rito, is paano kung lumaki yung bahay, hindi makakabalik dito. Paano na tayo mga ka-farming, di ba? So yun, ito nga pala yung kahapon ano eh, ay kanina, may halo na rin siyang dahon ng ano. Dahon ng kawayan. So yun yung nakapagpa-survive sa ating Rabbitry, dahon ng kawayan. Yun yung kahalagahan ng ano, ng kawayan, mga ka-farming. Ay, masustansya din naman yung dahon ng kawayan and high fiber din naman siya. High fiber content. Kaya maganda rin siyang ipakain sa ating mga alagang rabbit. So, I think hanggang doon lang muna guys itong topic natin kung paano nga about paano nag-survive yung ano natin, Rabbitry. So, tips ko lang sa inyo mga farming talaga is before kayo mag-start ng rabbitry, make sure na meron kayong mapagkukuhanan ng forage na pakain sa inyong mga rabbit para hindi magkaroon ng problema or hindi kayo mahirapan sa panahon ganitong tag-ulan. Yung malapit lang sa inyong area and yung madaling access na makakuha ng forage. Dito sa akin kasi talagang dun sa kabilang ilog, dun yung ano ko, yung main source ko ng ano, forage na pakain dito sa mga rabbit. Dito sa ano, sa medyo malapit sa akin is wala talaga, wala gano. Meron doon sa mga palayan kailang sa may ano pa dito, sa may kalsada. And meron naman ako makukuha nandito katulad ng dahon ng mangga, dahon ng kawayan. So ito na lang yung ano natin.
yung ginagamit natin pagkain yan. Tsaka dahon ng saging, salitan lang din, every 2 days, hindi talagang laging dahon ng saging kasi masama din yun. Tsaka baka kasi magtae din pagka yun yung laging ano natin, yung dahon ng saging kasi medyo yung moisture niya is mataas yung content ng dahon ng saging. Matubig siya. And yun. So sana nag-enjoy kayo mga ka-farming and nakapagbigay ako ng simple tips sa inyo. And once again, bago tayo mag-stop tong video na to, don't forget to like and comment. And kung bago pa lang kayo sa channel ko, please do subscribe mga ka-farming para support na rin sa channel natin. And of course, don't forget to click the notification bell to notify for my future video content. So, yan guys. God bless and peace out.